So ngayong araw nga itong si Anthony Davis ay nag-undergo ng MRI tungkol sa kanyang injury na kanyang nasustain kahapon against sa Denver Nuggets. So kung wala nga kayong idea kung ano may injury ni Anthony Davis, panoorin nyo to. So nari-injure nga ni Anthony Davis ang kanyang Achilles injury kahapon. Meron na nga siyang Achilles tendonosis na kanyang ipinahinga ng 2 game at kababalik niya lang laban sa Grizzlies at 2nd game niya nga dito against sa Denver Nuggets. At hindi pa nga nagtagal ang kanyang pagpapahinga ng kanyang injury, ayun na naman, nari-injured niya nga ito at mas lalong lumala dahil umalis nga siya ng game at hindi na nga niya itinuloy ito dahil sa kanyang injury na yon. So ngayon nga, kagaya ng sinabi ko, nag-underwent nga siya ng MRI para mas malinawan pa nga ano ba talaga ang klaseng injury na meron nito si Anthony Davis, dahil maraming nag-aalala na baka nga Achilles tear ang nakuha ni Davis o yung injury niyang nasustain kahapon. Pero may good news kang lumabas dahil ang resulta ng MRI ni Anthony Davis ay nagre-reveal lang na siya ay meron na calf strain o hindi naman Achilles tear ang kanyang nakuha. Pero ito nga ang nakakatakot na pero. Alam nyo ba, nung si Kevin Durant ay na-injure din against sa Houston Rockets, di ba nung kalaban nila sa Western Conference Finals, at kung hindi nga ako nagkakamali ay Game 5 yun, nung taong 2019, ang lumabas na resulta nga sa MRI na ito ni Kevin Durant ay ganun din katulad kay Anthony Davis, calf strain din. Di ba nga, nagpahinga rin itong si KD ng 1 to 2 weeks, tapos bumalik nga siya nung sa NBA Finals na nung kalaban nila yung Raptors. At Game 5 din yon nung na-injury na nga ni Kevin Durant ang kanyang Achilles na tear niya na ito matapos ang injury niya na calf strain. So same injury itong nakuha ni Anthony Davis, calf strain din, parehas na parehas kay Kevin Durant. So dapat napaka-cautious na ng Los Angeles Lakers pagdating dito dahil nakita naman nilang resulta ng calf strain, di ba, kapag pinilit mo na maglaro ka. Baka magaya nga si AD dito kay KD, pero wag naman sana, di ba? Dapat itong Los Angeles Lakers ay maging 10 times cautious nga. Wag nilang i-rush itong si Anthony Davis sa pagbabalik sa kanyang injury. Pero I'm sure naman hindi nila yung gagawin dahil kita naman natin kung ano nangyari kay KD, di ba? Halos isang taon nga siyang nawala at possibly nag-cause nga yun ng isang championship para sa Warriors. So dapat nga maging maingat itong si Anthony Davis sa kanyang calf strain injury. Sabi pa nga sa lumabas na report ay after 2 to 3 weeks daw i-re-evaluate itong si Anthony Davis kung magaling na ba siya. So sa tingin ko nga ay dapat 1 to 2 months ipahinga ni Anthony Davis ang injury niya para sigurado talagang gagaling at hindi na magli-lead sa kung ano pang injury kung sakaling hindi pa siya 100%, di ba? Maging maingat na rin sila dahil regular season pa lang naman ito. Hindi naman ganun ka-importante ang mga laban. Ang mas importante, healthy nga si Anthony Davis pagdating sa playoffs, di ba? Ganun naman ang goal ng bawat NBA teams. Ang kanilang superstar ay healthy pagdating sa mga meaningful games sa playoffs, di ba? Sayang naman kung ipipili sa regular season tapos baka kung ano pa mangyari, di ba? So yun nga ang update dito sa injury ni Anthony Davis at sa lumabas sa kanyang MRI results. Thankfully na hindi naging Achilles tear ito at calf strain lang. So yun lang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, siyempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!